ordinary games pa din to, punta naman tayo sa mimetic or drama games. Sinabing mimetic or drama games, hindi lang ikaw, may kasama ka, it's either ibang player, ibang tao, or pwede rin mga inanimated objects or animals. Tapos, dito sa games na to, ano, ginagamitan ng ano, ng dialogue, tapos may mga plot twists. Tapos, ang example ng games na to is Bulong Pare. Ayun, Bulong Pare, yun, nalaro rin namin yun ng bata. Bali, ipapasa mo lang yung word or yung secret word sa kasama mo hanggang mapunta sa huli. So, i-discuss yung mechanics ng Bulong Pare. Hello guys! Welcome to my vlog! So for today's video po, pag-uusapan po natin one example of mimetic game, which is the Bulong Pare, or what we call the Whisper to the Priest. So alam ko naman guys, you are very familiar in this game because alam ko, nilaro nyo na to at nilaro ko na to. So you can ask our lolo and lola kasi alam ko ng past generation, sila po yung madalas na naglalaro ng mga gameses na yan. Malay mo, isa sa kanila, isa sa mga lolo at lola mo ang nakapag-imbento ng mga gameses natin or mga traditional gameses natin in our country, which is the Philippines. So yun guys, the purpose of this video is to educate children or other people na paalam sa kanila na kailangan pa rin natin, we must keep our traditional gameses alive po kasi nowadays, yung mga bata ngayon sa ating kapaligiran, sa ating society, puro cellphone na lang sila. Parang, yun nga guys, parang na nai-ignore na yung mga gameses natin. Alam nyo nga guys, yung mga traditional gameses nating mga to, nagbibigay pa ng benefits sa atin. Alam nyo bakit? Kasi na-exercise yung mga katawan natin. Parang na nabibuild lalo yung katawan natin to be strong, guys. So, unlike dun sa paglalaro ni ng mga gadgets, syempre, nagtatamad na, nagiging tamad sila, guys. Puro tutok na lang sila. Yung mga ibang mga bata nga, pumupulay na yung mata nila kasi kakafocus sa mga cellphone. Kung hindi gaya ng mga, ano, guys, ng mga games natin. Nag-e-enjoy pa tayo, nakakakuha pa tayo ng mga benefits, guys. So, yun, guys, kailangan, as a person na alam yung mga games natin, kailangan influence natin yung mga ibang bata or to teach them na maglaro na instead of ano na mag-focus sila sa cellphone, maglaro din sila ng mga traditional games natin. Kailangan i-balance din natin kasi it's very important guys na ipagmalaki natin ang sarili nating mga games, guys. Yun lang. Here are the mechanics of Bulong Pare. The players are divided into two teams with an equal number of players. One player is chosen to be the priest, and the two others to be the leaders of the teams A and B. The priest is in the center, and the leaders of the team stands at the head of the line. The two teams stand in the parallel lines, facing each other. The priest or stands or sits in the front of the teams at about 5 meters to the two teams. The leaders of the team A goes to the priest and whisper one of the names of the players of the team B. Then, he returns to his place and the priest calls out Ilapit. One of the players of team B approaches him. If it has happened B, the very one whom the leader of team A mentioned, the priest says Bang. He then falls out of line and stays somewhere near the priest as a prisoner. If he is not the one who was mentioned, he is allowed to approach. He whispers to the priest the name of one of the players of Team A. The game thus continues and the team which has no player left is the loser. Okay.